Hi, I'm Sabin Gagate, and you're watching D Sports TV. Hey guys, I'm Michael Phillips. Benjamin Phillips. And you're watching D Sports TV. D Sports TV would like to thank Uwati sa mga LoDEE sa video na ito, i-recap lang ng day 1 results sa ginaganap na FIBA U18 Asian Championship sa Iran. 10 teams ang kalhok sa tournament na ito. Andyan ang China, Chinese Taipei, India, Iran, Japan, Korea, Lebanon, Philippines, Qatar at Syria. Para sa ating unang laro, itinambakan ng Chinese Taipei ang koponan ng Qatar sa score na 96-62. Total domination ang ipinakita ng Chinese Taipei at umabot ang biggest lead ng hanggang 36 big points. Hindi rin nila pinatikim ng kalamangan ng Qatar sa buong laro. Ang 17-year-old forward na si Wei Chae-ye ang nanguna para sa Taiwan at nagtala ito ng game-high 21 points. 15 points dito ay mula sa 3-point area. Isa rin itong koponan ng Taiwan sa may matatangkad na players. Meron itong 6'9 center na si Ming Shu Cheng na nag-ambag ng 6 points at 9 rebounds. At ang 6'6 center naman na si Chun Yen Kyo na nagtala ng 8 points at 7 rebounds kontra Qatar. Ang itinanghal naman na best performer sa laro na ito ay si Chun Sheng Chang na nagtala ng 15 points, 5 rebounds, 3 assists, 4 steals at 1 block. All-around game para sa player na ito. Sa panig naman ng Qatar na sunod na makakaharap ng Gilas Pilipinas ay decent performance sa pinakita ng kanilang 6'6 forward na si Mohamed Hashim Abasher na nagtala ng 19 points, 8 rebounds at 5 assists. Kontra sa Batang Gilas ay siguradong markman na ito. Dapat ring higpitan ng Gilas ang depensa kay 6'4 forward Haman Yasin Musa na umiscore ng 14 points at may kasama pang 5 rebounds kontra sa Taipei. Ang laban sa pagitan ng Qatar at ng Batang Gilas Pilipinas ay mapapanood sa FIBA official channel sa ganap na 7:15 PM. Ang sumunod naman na laro ay ang koponan ng China kontra sa paboritong kalaban ni Coach Chot Reyes at palaging suki ng Gilas Pilipinas na India. Tambakan na rin ang nangyari sa laro na ito mga LoDEE. No mercy ang China hanggang dulo walang patawad. Ang final score nga ng laban na ito ang biggest lead ng China with 40 points. Sa inside scoring ay halos patas naman ang laban. Points in the paint ay nagtala ang China na 50 points habang ang India naman ay 42. Ayun nga lamang nagkatalo sa fast break points. 38 points ang na-score ng China habang limited to 4 points lamang ang India. Ang top performer para sa laro na ito ay ang 6'7 forward na si Jin Yu Liu na nagtala ng 28 points, 3 rebounds, 3 assists at 2 steals. At para naman sa ikatlong laro, tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Syria sa score na 112-48, 64 point lead para sa ating mga pambato. Ang biggest lead sa laro na ito ay 71 points kaya naman talagang kitang kita kung gaano kadeterminado ang mga ito na manalo. Ang top performer para sa laro na ito ay si Earl Jared Abadam na nagtala ng 19 points, 6 rebounds, 4 assists at 7 steals. Grabe to mga LoDEE. Andyan din si Mason Amos na umiscore ng game-high 26 points at syempre si Seven Gagate na nagtala ng 19 points may kasama pang 9 rebounds, 2 steals at 2 blocks. Sa Syria naman ay tanging si George Kashtin lamang ang umiscore in double figures with 12 points. At para sa huling laro ang tanging close game sa araw na ito ay ang laban sa pagitan ng Iran at Lebanon. Di kita ng laban na ito mga LoDEE, walang gusto magpatalo sa parehong koponan. Nakalamang lamang ang Iran ng 13 points, pero hinabol ito ng Lebanon at sa 4th quarter nga ay doon natuluyang sinelyuhan ng Lebanon ang panalo. Ang top performer para sa Lebanon ay si Karim with 17 points, 6 rebounds, 2 assists, 2 steals at 2 blocks. So yun para sa day 2 ay eto naman ang magiging laban. First game India versus Korea, Syria versus Chinese Taipei, Qatar versus Philippines, Lebanon kontra sa Japan.
So yun, sana ipatuloy lamang tayong sumuporta sa Batang Gilas, Pilipinas. Hello everyone, this is Batang Gilas. We would like to invite you to watch our games on FIBA YouTube. Laban Pilipinas! Huzo! Thank you for watching. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-subscribe ka na sa ating channel. Paki-follow na rin ang ating Facebook page, Utak Pilipinas. Again, this is D Sports TV. Paalam!